Hello Pisces, welcome to Like a Tarot. Unahin muna natin yung situation mo, pagkatapos mo yung situation naman ng person mo. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang, kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo napanood ang reading na ito, yon ang start ng 1 week reading para sa'yo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Queen of Pentacles, 3 of Pentacles at 8 of Cups in reverse. Guys, pwede rin magkabaliktad ng cards. Kasi connected kayo sa isa't isa ng person mo. Sa mga cards na ito ipinapakita na magaling ka sa sales talk o kaya makipagkapwa-tao. Kahit na may sitwasyon na hindi maganda yung araw mo, kinukondisyon mo yung sarili mo para magpakita o magparamdam ng positibo sa kapwa. Ang ilan sa inyo sa career o kaya negosyo, pinapakitang matagumpay ka. Kung sa tingin mo hindi naman nangyayari sa'yo, may kakulangan. Yon ay yung teamwork o kaya yung opinion ng iba. Pakinggan mo kung ano yung kakulangan o kaya matuto kang mag-obserba sa paligid mo. Nakadalawang cards ka na naabot kamay mo na yung katuparan ng mga pangarap mo. At saka ang ilan sa inyo, on time ka sa trabaho mo, focus ka rin sa negosyo mo. Marami pang darating na oportunidad sa iyo. At kung ang ilan naghahanap ka ng trabaho, magkakaroon ka na nito at yung paghihirap mo mapapawi. Dahil yung trabaho gusto mo yung makukuha mo. Kung merong problema sa career o kaya sa negosyo, hinay-hinay sa mga desisyon. Itong additional card na 7 of Swords, tuloy-tuloy ka lang sa mga goal na gusto mong makamit. Kahit na yung ibang tao tingin mo walang tiwala sa iyo. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, ikaw yung magulang na hindi mo ini-spoil yung mga anak mo kahit na meron kayong kaya sa buhay o kaya may sobra sa financial. At saka ang ilan sa inyo sa relasyon, tuloy-tuloy ang communication nyo ng person mo, mas lalong nagiging strong at committed. Sa mga single, may potential person na magugustuhan ka. Pero kailangan ready ka na mag-commit sa person na ito. Ito naman yung cards ng person mo. 4 of Pentacles, the Strength, at the Star. Sa mga cards mo may new beginning, meron ding ending. Dito naman sa cards ng person mo, may mga transformation na mangyayari, pero biglaan. Ang ilan sa inyo, nawalan ka ng connection sa person na ito. Ano man ang estado ng relasyon mo, sa card mo at saka sa card ng person na ito, pinapakita na magkakaroon kayo ng pag-uusap, magmumula sa kanya. Na kahit na hindi kayo nagkatuluyan o kaya hindi naging maganda yung ending ng situation o relasyon, ang gusto niya ay yung maging magkaibigan pa rin kayo. Yan yung situation ng person mo. Sa financial naman, maganda yung mga ipinapakita na kapag blessed ka, kailangan mo ding mag-share ng makakayanan mo. Ang ilan sa inyo, nag-i-increase yung income. At saka, ang warning lang ay huwag basta-basta padalos-dalos. Pangalawang card na ito sa mga desisyon mo, lalo na pagdating sa financial. Single ka man or nasa relationship, sa cards mo ipinapakita yung takot na maabandon na ka ulit.
Pero dito sa card ng person mo, pinapakita niya na magkakaroon ng clarity ang lahat. Mukhang ipapaliwanag niya na sa iyo. Ang additional card ng person mo, Two of Cups. Itong person na ito, inuunti-unti ka. Kasi ang gusto niya talaga sa umpisa, friends kayo. Pero unti-unti rin siyang madedevelop, pati na rin ikaw. Kasi guys, single ka man or nasa relationship, itong person na to, noon, wala kasi talaga siyang lakas ng loob kung paano ba magsimula ng bagong chapter ng relasyon nyo. Stable na itong person na ito at saka sigurado na rin siya sa feelings niya. Siya na yung ahabol sa iyo. Pero syempre guys, kapag ka may karelasyon ka na or meron ka ng person na nagugustuhan, doon ka na sa kung ano yung nangyayari ngayon. Lalo na't ang ilan sa inyo, okay naman yung karelasyon mo. Matatag yung relationship nyo. Ito yung angel number mo, 333, New Life, Abundance, and Spiritual Awakening. Five, five, five means a change is coming your way, and you should embrace it when it does. Pero sa mga single, kailangan maging totoo ka sa sarili mo kung sino ba yung magugustuhan mo kung sakaling bumalik yung nakaraan. Namimiss ka ng person na ito at tinitingnan niya yung picture mo. Yung reading ng Pisces ang hinuhulaan ko, base na rin sa mga cards, yung third person. At saka ang ilan sa inyo, maybe ikaw ito o yung person mo na ano siya, nasa ibang lugar. Ito yung mystical card mo, increase your knowledge. Yung edukasyon at iba't ibang experience ang magdadala sa'yo ng oportunidad. Trust your angels. Ipinapakita na kailangan mo magtiwala sa plano ng universe or ng Diyos sa iyo. Tama yung mga mystical card. Kasi diba nga guys, kung sino yung nanindigan sa'yo, dapat dun ka magstay. Hindi dun sa taong inabandon na ka na lang basta. Pero ang ilan, base sa ibang cards mo, hindi ka masaya sa relationship nyo ng person mo. Kumbaga, tinutuloy mo lang kung ano yung nangyayari sa inyo ngayon. Sa mga single, nakatatlong cards ka na, na may potential person na magpapatibok muli ng puso mo. Ito naman yung solution, Five of Cups, Five of Pentacles, at the Death. Sa mga cards na ito, merong person na nag-i-spy. Pwedeng pinupuntahan ka sa lugar mo o kaya sa social media. Kasi nakatatlong cards na meron talagang nanggugulo sa connection or sa relationship. At saka sa unang cards palang pinakita na yung panlilin lang. Kaya mag-ingat kahit sa karir mo or negosyo. Tingnan nyo yung cards, past, present, future. Future ito, kaya may posibilidad na, unahin ko na to guys ha, na maagaw sa iyo yung person mo or yung potential person na binibigyan mo ng interest. Dahil nga sa lahat tayo, meron tayong guide. Bibigyan ka ng sign sa panaginip mo, sa angel number, o kaya may sitwasyon na umuulit para hindi ito mangyari. Ang ilan sa inyo, pipilitin mong maresolbahan yung problema na ito. Nakadalawang cards na din na merong person na magsiset ng date para magkita. Mag-uusap online. Ang ilan sa inyo, napakababa ng energy mo kasi nagkaroon ka na ng stress o kaya depression dahil sa sitwasyon na
kinasasangkutan mo. Pero pinapakita rin ng mga cards na malalagpasan mo ito at magkakaroon ka ng health recovery. Itong Nine of Wands, ang ibig sabihin, ang ilan sa inyo, poprotektahan mo yung sarili mo. Pwedeng magstay ka sa relasyon o kaya ang ilan sa inyo, hihiwalay ka na sa person mo dahil sobrang toxic. Ang maganda nito kasi nga ang ilan sa inyo, nakipaghiwalay ka na sa person na ito eh. Mas nakabuti pa sa iyo kasi nagpapatuloy yung buhay mo, merong growth at saka healing. Itong Page of Swords, ang ilan sa inyo, lalayo ka na sa negatibong sitwasyon at mas magbibigay ka ng atensyon sa sarili mo. Itong Five of Swords ay poprotektahan mo na yung sarili mo sa mga taong mapanlin lang. Magulo yung isip nung taong nagbetray sa iyo, babalik siya. Itong The Hierophant ay mas lalo kang mapapalapit sa Diyos at saka wala nang makakapagpabago pa sa isip mo. Merong progress at bagong oportunidad sa career, negosyo at love.